Buto su. Vamos. Mi singawan. Ang dalan. Ang dalan lang daw ba? Hindi, sabi magdalan daw eh. Nagdalan eh. Oo. So guys, papunta po tayo ngayon sa mag-ama na nakakuha po ng aking attention sa Facebook. Actually, kalugar ko po ito. Taga dito rin po sila sa Valenzuela. Meron lang po isang mabuting kalooban na kapitbahay po nitong mag-ama na nag-upload po ng picture at nagsasabi po na nangailangan po ng tulong para po sa 2 taong gulang na anak po ni tatay. Kung tawagin ko po siya ay si Tatay Arnel. So, si Tatay Arnel po kasi wala po siya kakayahan na magtrabaho sa ngayon gawa ng meron po siyang sakit na tuberculosis. And dahil po rin sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas din na talagang sobrang higpit po gawa ng pandemic, so hindi rin po siya nakakakuha ng trabaho. Ang dati po niyang trabaho ay on-call electrician. Yan po yung dati niyang trabaho. So ito pong lugar na dinadaanan namin ay papunta po sa bahay nila Tatay Arnel. Pakitid po ng pakitid yung lugar na yan, yung dinadaanan namin. At ayan po si ate na nasa unahan. Siya po yung nagsama sa amin at nagturo kung saan po ang bahay ni Tatay Arnel. Makikita po ninyo yung sitwasyon nila, kung ano po yung klase ng bahay na kanila pong tinitirahan. So, tuloy lang po natin yung panonood. And kung meron po tayong may tutulong, sana po matulungan natin itong mag-amang ito. So ayan po yung mag-ama, ayan po si Tatay Arnel, at ayan po yung kanilang tinitirhan. Yung tinitirhan po nila is made of mga scrap woods po, and wala pong bubong yung kanilang tirahan, I mean wala pong yero yan. Ang kanila pong bubong is made of plastic, na kaya kapag umuulan, talaga pong tumutulo yung kanilang bahay. So, pasensya na po kayo kung hindi ko po ipinarinig sa inyo yung aming maiksing usapan. Gawa po ng may music yung kapitbahay at hindi naman po namin mapahinto.
sa pag-uusap po namin ni tatay, naitanong ko po sa kanya kung ano po ang dahilan kung bakit nawalan po siya ng trabaho. At yun nga po ang sinabi niya sa akin, bukod sa pandemic, nagkaroon siya ng tuberculosis at kailan lang namatay po yung kanyang asawa. Ito pong anak po niya, 2 years old lang. So, na-observahan ko po na yung bata ay may pagka malnourish, malaki po ang siya nung bata. And si Tatay Arnel kasi kapag konting kilos lang, konting lakad, hinihingal po siya. At wala pong mag-aalaga dun sa kanyang anak kung sakali man po na makapagtrabaho siya. So, pagkain po nila ay nanggagaling po kung minsan sa mga kapitbahay na may sobra pong pagkain na abutan po sila. Ngayon, natanong ko rin po siya kung meron po silang probinsya at kung gusto po niyang umuwi, taga Bulacan po si Tatay Arnel, pero sa kasamaang palad po, wala rin naman po na silang mauuwian dahil naipagbili na po ng kanyang mga magulang yung kanilang maliit na tirahan sa Bulacan. So, dito lang po talaga siya nakatira kasama ng anak niya. At meron din pong nagmagandang loob na nagbigay po ng referral kay Tatay Arnel para makapagpa-check up. Ang resulta ng kanyang check-up ay makukuha pa po sa Saturday, sa darating na Sabado. So, nagsabi lang po ako kay Tatay Arnel na in case po na lumabas yung result ng kanyang check-up, ay ipaalam na lang po sa amin para mabigyan po siya ng gamot, kung anong gamot man po ang kailangan. At nasabi ko rin po na importante rin para sa bata ang mabigyan din po ng vitamins. So, yun po yung naging usapan namin. At kung makikita po ninyo, ganyan lang po kaligit yung bahay ni Tatay Arnel. So, ayan din po yung mga pinamili ko. Tinitignan po ni Tatay Arnel. Kasi sabi ko nga sa kanya, tignan niya po yung mga daladala ko para kung may kulang man po, masabi po niya. But anyway, sabi nga niya, malaking bagay na nga daw po yun. Mabait po si Tatay Arnel. At yun lang, dahil nga sa wala po siyang kakayahan na magtrabaho, and kailangan po niya talaga ng tulong. So makikita po ninyo kung gaano lang po kaliit ang iniikutan nilang mag-ama, kung ano lang po yung klase ng bahay nila. At magbigay din po ako ng pasasalamat also for Sir Pinoy Ahoy and King of Hearts for sharing their blessing and yung some of the money that they sent me, ayan, I also share it to Tatay Arnel and to his son. So again, thank you very much Pinoy Ahoy and King of Hearts. And ayan guys, kung meron pong gustong tumulong, nasa description box ko po yung pangalan ni Tatay Arnel. And ilalagay ko rin po yung address niya if in case po na gusto niyo pong magbigay ng kaunting tulong. Anyway, on Saturday po, magkakaroon po ako ng part 2 for this vlog para makita po natin kung ano po yung magiging result ng kanyang check-up.
Ayun. Anong name mo, Ning? Angeline po. Angeline, ayun. So, ayun, siya po yung nag-upload nung picture dun sa Facebook. So, thank you kasi ano ka, walang may tulong, 'di ba? So, yung pag-post is malaking bagay 'yon. Sunod-sunod may mga dumarating na tulong kay Tatay Arnie. So, thank you, tuloy mo lang. Tuloy mo lang, be. Tapos sinabihan ko sa tatay na in case na dumating yung result, ba message niya lang siya sa'yo para makita natin kung ano yung pwede natin ihingi ng vitamins or gamot para maging okay na siya para makapagtrabaho. Ayun.